Yan. Hey guys, hello. How are you everyone? So now guys, makikita nyo paano siya magiging effective na direct YT Go Live para sa mga wala pang 1K subscribers. So dito guys, ipapakita ko sa inyo, ganito ko siya ginagawa, bakit ako nakakapag-live dun sa isa kong account na wala pang 1K subscriber. Actually, inumpisahan ko siyang mag-direct YT na live doon sa Arlie family ko. Wala pa siyang 100 subscriber, pero nakakapag-live ako ng direct YouTube. Ayan. Kasi guys, ang direct YouTube, direct YT Go Live, nakakapagbigay siya ng malaking WH galing kay YouTube. So guys, dito, gagamit tayo. Make sure meron kayong Chrome. Andyan sa baba, meron kayong Chrome dito sa baba. Makita nyo, dito sa baba, meron Chrome. Ayan. Yan yung gagamitin natin, browser. Yan yung browser ko dito sa aking phone. So, likewise, sabi ko nga, dito natin iuumpisaan ang proseso. So, let's go guys. Ayan, i-click lang natin ang Chrome. Pagdating dito sa Chrome, ayan, yung Google Chrome, i-click mo lang siya dyan guys. Ayan, Google Chrome. I-click lang dyan yung, so dito, sa search, ayan, sa search, baba tayo guys, baba ko yung video ko. Sa search, i-type na lang natin ang YouTube Studio guys. YouTube, or YouTube.com muna. Type natin YouTube.com, mag-sign in tayo guys. Ayan, naka-sign in ang aking isang account. So dito sa aking isang account, pwede tayong mag-change ba? Punta tayo kay Arlie Family. Ayan guys, si Arlie Family ang gagamitin nating ang gagamitin nating account para mag-direct YT. So ito, kailangan dito sa taas. Kailangan dito sa may taas. Yun lang. Meron tatlong button dito sa may taas. Makita nyo. Yan. Doon. Meron tatlong tuldok sa may corner. Up right corner. Click natin. Lalabas ang details na to. So, makikita nyo guys, merong desktop site. Diyan sa baba, may desktop site. I-click lang. Ayan. Tingnan nyo guys, naka-check ang box ng desktop site. Okay? Ayan. So, nandito na tayo. Naalis yung desktop site. Ayan. Once na desktop site yung sinelect mo, ayan ang magiging outcome ng inyong phone. So, para siyang naka-desktop na para kang naka-PC. So, ngayon guys, dito sa may taas, dito, ayan, dito sa may, galaw natin, no guys, ayan. Ayan. Dito sa may taas, dun sa picture mo, na profile mo, doon sa taas, sa corner, i-click mo yung picture ng profile ng YouTube mo, YT. Ayan. Pag lumitaw ang details dyan, i-click mo yung YouTube Studio. YouTube Studio ang i-click dyan. Check natin ulit. Kailangan YouTube Studio ang magiging URL mo, guys. Ayan. So, dito, as you see, guys, dito, ayan, as you see, ayan, guys, dito, as you see, meron akong 183 na banana. So, meron akong 183 na subscribers dito, ayan, dito. So,
dito sa may top, sa ibaba ng picture ko, ayan, nakikita nyo guys, ayan, dyan, yung tinuturo ko, meron, ano dyan, merong arrow na pag-upload mo ng videos, at saka sa tabi niya, i-select natin yan, yan yung makikita mo, go live. So, nandito na tayo. Once kinlik mo yon, dito yung outcome niya, sa studio, ito yung studio room ng ano, go live. Ayan guys. So, andyan siya. Andyan na. Okay guys. Ito, itong stream, kung may gamit kang ano, ito kasing stream na yan guys. Usually, ginagamit ko siya for OBS. Pag nagla-live streaming ako using my main account, yung may yung monetize, yung Arlilay. Pag ginagamit ko siya, ito nga, itong using my main account na si Arlilay, ito yung ginagamit kong streaming. Ito, pag OBS ang gagamitin kong software encoder. Itong pag ito kasing ano, ito kasing may pagkakaiba kasi sila, guys. Dito, hindi ka makakapag-live dito sa nakaselect dito sa screen na without encoder na ano, software encoder. Kaya, need mo muna siyang i-copy, tapos ipipaste mo siya sa software encoder mo, like OBS. So, next time guys, i-ano ko siya, i-explain ko paano siya, paano yung OBS sa YouTube streaming. So, for now, guys, mag-focus muna tayo doon kung paano mag-live ang walang 1K subscribers sa Direct YT using Android phone. So, now, iselect natin ang camera. Diyan sa may corner, may makikita kang camera dyan. Webcam ang pangalan niya. Yan, 'di ba may nakapulang naka-select? Ito yung screen, yung nakikita mo, yan yung screen. Pag sineglect natin yung camera, lilitaw siya. Select ko yung camera. Ayan, sineglect ko yung webcam. Ayan, so magkaiba sila, guys. Magkaiba. Yan, i-allow mo lang. Allow. Allow. Ayan. So dito, ayan guys, dito makikita nyo, meron nang lumitaw na webcam stream info. So dito guys, dito ka magpi-fill up, ng ano ng iyong ano tawag nito, inyong title, diyan ka magpi-fill up. Halimbawa ito. Let's say lagyan na lang natin na welcome to my live stream. Live streaming. Ayan. So, ayan siya. Tapos, make sure na nakapublic siya. Nakapublic yung inyong, ano, itong dito. Ayan. Dapat nakapublic siya. Ayan. Para maano siya, ma-post siya into public. Kasi need natin ng 4,000 public WH, guys. So, dito, pwede ka rin mag-schedule ng LS mo. Dito, i-click mo lang siya kung mag-i-schedule ka ng live streaming mo. Dito. So, since hindi naman ako mag-schedule, so, pinapakita ko lang kung paano siya maging effective. Ayan. So, dito, kailangan mo siyang iselect na merong yes, it's made for the kids, kung made for the kids ang live stream mo, or kung not,
no, it's not made for the kids. So usually pag nagla-live stream ako kasi no, it's not made for the kids lagi ang pinipili ko. So click mo lang kapag mag-ano siya. Then after that, wala na akong pinakikialaman sa age restriction ko kasi naka not for kids siya. So next lang. Ayan. Pag nag-next na yan, guys. Ayan. So, meron na. Palitan mo. Kung gusto mo siyang palitan. Ganyan yung lilitaw. Pero pwede siyang palitan ng... Wait lang. Ulit. Pero pwede siyang palitan... Look, guys. Pwede siyang i-retake thumbnail. Bakit tayo umalis? Ayan. Ulit. Nag-exit tayo. Sorry. Nainapindot ako. Ayan. Balik tayo. Ayan, guys. So, dito, ayan, dito sa may, ano, sa may, ayan, i-click mo lang yung mismong picture mo para maano mo, mapalitan mo yung thumbnail, i-allow mo lang siya. Ayan, since wala pa akong naka-store dito sa phone, try lang natin mag-select ba. Yan. So, yun to yung linagay ko na sample na thumbnail ko. So, after that, guys, pwede naman siyang, ayan, nilakihan ko siya para, yan yung magiging preview ng aking thumbnail. Kung meron na kayong preferred na thumbnail, guys, much better na may naka-store kayo sa phone nyo. Iusog mo lang siya, i-click mo yung go live. Pag-click mo ng go live, guys, intayin mo lang siya, wait mo lang siya, ayan, mag-go live na siya. Wait lang siya. So, kailangan nating liitan para hindi siya gaano, para makita niyo siya ng buo. So, pag yan, guys, pwede na kayong mag-live pag ganyan yung process nyo. Matagal lang kasi dapat yung signal nyo is, ano siya, malakas dapat yung internet nyo, or signal, or data nyo. Ayan. Basta yan na siya, guys. Pwede na kayong mag-go live kapag ganyan yung, ano, yung lumitaw. So, dahil loading siya, guys, kaya, ano, hindi, nahihirapan akong mag, ano, kasi hina na signal ko dito. Check ko kung, mahina nga yung signal. So, makikita niyo siya, guys, pag na, may signal na siya, yan, mag-go live lang siya. Yung you are live. Ganon. Lilitaw siya na you are live already. Ganon lang kasimple, guys. Ganon lang siya kasimple na mag-go live. So, wait lang natin kasi parang nagtatagal siya.
Ayan, naka-desktop pa rin tayo. So, lagi naka-desktop. Ayan, guys. Okay na siguro yan, guys. Kasi na, ano na lang yung internet. Kasi going live na. Pero ito na talaga yung process niya. So, sana may natutunan kayo sa aking, ano, sa aking upload nung kung paano mag direct YT live using Android phone. Yan, mag-exit ako. Ayan siya. Makikita nyo, guys, ganyan siya. Sobrang laki. So, tingnan natin. Punta ka sa YouTube. Kasi on process. Ayan siya, oh guys. Ayan siya. So, meron ako dito na, ano, welcome to my live streaming. One waiting na, ano, nag-watch. Ito siya. So, meron na ako dito. Puntahan natin. Ayan. So, meron na siyang, ano, meron na siyang live. So, ayan, guys. So, ibig sabihin, guys, pwede talaga ang phone na gamitin pang direct YT. So, exit natin. Ayan. So, now guys, maraming salamat. Ayan, nandiyan na tayo mag-exit kasi naka-live na rin yung nasa YouTube natin. Live na rin siya. So, eto siya, naka-live na siya. Ayan, tignan na lang natin mamaya.